mga ka-bakers, narito muli ang inyong panaderang maestra para na naman sa panibagong matututunan natin. Handa na ba kayo? Kung kayo ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para maging updated kayo sa aking mga videos upang kayo ganap na matuto. Tara na, simulan na natin. Hello mga ka-baker! Welcome back to my channel! Sa videong ito, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng frozen thin cake. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin! At narito naman ang ating mga kakailanganin sa paggawa natin ng frozen thin cake. Dahil frozen yan, dapat may snowflakes at kulay blue ang ating color. So meron na tayo mga nakaready dito ng mga fondant details. Yan, mga snowflakes. Merong pangalan ng bata na mag-birthday. Shout out kay Syra sa mag-birthday. At syempre, meron tayong fondant number. Meron tayong kandilang maliit na kulay blue din. At meron tayong pagtutusukan ng kandila na gawa din sa fondant. Ayan. At gumagamit din ako ng tinatawag nating food color na nilalagay ko sa icing. So, pwede kayong mamili ng kahit na anong brand ng food color. Ang ginagamit ko ay Piotrako na kulay blue. Gumagamit din ako minsan ng Sky Blue na Chef Master at kung ano pang mga available na mga food colors, food gel sa market. Sa paggawa ko ng fondant details, meron ako mga ginagamit ng mga katulad nito. Ang tawag dito ay mga plunger. Available to sa Lazada at Shopee kung gustuhin ninyong makabili. Murang-murang halaga lang. Gagamit din tayo ng sago straw. Para saan ito? Dahil ang size ng ating cake ay 6x5, para hindi siya humulas, para hindi siya tutumba, at para kakapit siya, itinutusok ito, ayan, inilalagay ko ito sa gitna ng cake, magsisilbing dowel. Minsan talaga kailangan nating, ayan, gumamit ng pangkapit para hindi siya mag-i-slide. Lalo kapag tag-init ang panahon, humuhulas talaga ang cake. Gagamit din tayo ng iba't ibang mga tools. Meron tayo dyang mga spatula, meron akong rubber scraper, meron akong iba't ibang uri ng cake scraper. May malaki, may mas malaki, at may maliit. Gagamit din ako ng mga piping tip, piping bag, at gunting. At ito mga ka-baker, itong aking gagamitin. Ito po ay cake drum. So, pwede rin kayong gumamit ng cake board. Nasa sa inyo po kung ano yung nabibili ninyo o available sa inyo. Ayan. At dahil ang ginagawa natin ay frozen thin cake, dapat present si Elsa. Ito po ay mga printed details. Photo paper lang po ito. Ayan. Pwede po kayong gumamit nito. So, sa paggamit nito, dahil ididikit natin siya sa icing, kailangan safe siya. So, nilagyan ko po siya ng tape sa likod. Ayan, para pag dinikit natin, eh hindi didikit yung mismong photo paper sa pinaka-cake natin or pinaka-icing natin. Nag-prepare din ako ng pancake topper natin. So, nasa choice kasi ng customer natin o ng client kung ano ang topper. Pwedeng fondant, pwedeng printed topper, pwede rin namang toys minsan. At dahil ito ay printed topper lang, ayan, nag-print din ako at marami kayong makikita mga iba't ibang design para sa inyong mga customized cake. At itong Ever Whip, ito yung gagamitin natin pang icing. So, ito ay whipping cream. Napaka-stable nitong Ever Whip na to. So, Ever Whip baka naman. Ayan. So, gagamitin natin to. Ayan, ibibit natin mamaya. Tapos, lalagyan ko siya ng konting confectioner sugar. So, sa paglalagay ko ng confectioner sugar, nilalagay ko lang siya minsan ng 1/2 cup ng confectioner sugar na sifted. So, bakit sifted? Parang tinong-tino kasi, di ba, ang confectioner sugar, namumuo talaga siya lalo kapag matagal-tagal na siya. So, sinisift natin bago natin i-mix sa ating Ever Whip na whipping cream. So, ayan, papakita ko mamaya yung pagbibit natin ng Ever Whip na may kasama confectioner or powdered sugar. Ayan, so ito yung ating Ever Whip. Okay? Ayan, bibit natin siya. Ayan. So, dito ko muna ah. Bibit natin siya hanggang makita natin na soft peak na siya. Pag medyo soft peak na siya, ilalagay na natin gradually yung ating sifted powdered sugar. So, ayan mga ka-baker. Kita niyo yung changes kanina, diba?
kanina talagang liquid na liquid si Evergreen. So mamaya, makikita natin yung pagbabago. Yung mga ka-baker, ayan, nag-double ang kanyang volume, diba? Pag medyo watery pa siya, continuous lang natin ang ating pag-mix. Pero dapat hindi rin siya ma-overbeat. Kasi pag na-overmix natin siya o na-over ang beat natin sa kanya, eh, papalya din tayo sa ating icing. Pag napansin ninyo mga ka-baker, ayan, pag napansin ninyo na medyo okay na yung texture niya, okay na itsura niya, pwede na natin i-add gradually, dahan-dahan, pakonti-konti yung ating powdered sugar. Okay, so ilalagay na natin ang ating powdered sugar, tapos i-mix din natin siya ng dahan. A few moments later. Ayan mga ka-baker, makikita nyo, medyo okay na yung consistency ng ating whipping cream. Ayan. So, pwede na natin siyang gamitin. Kukulayan na natin siya ng color blue para sa ating frozen thin cake. Ayan, napakaganda ng consistency ng ating icing. Ready na siya para gamitin natin. So, kukulayan na natin siya ng kulay blue para sa ating frozen thin cake. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang ating pagpa-frosting. So, ayan mga ka-baker, kumuha lang ako ng konting amount ng ating whipped cream para sa paglalagay natin ng kulay. Sa paglalagay ng kulay, konting-konting amount lang ang ating i-drop. Kasi, dapat very light lang ang ating ma-achieve. Ayan, so once na nag-drop na tayo ng konting amount ng food gel, food color gel sa ating icing, sa ating whipped cream, mimix natin thoroughly. Ayan. So ayan mga ka-baker, nakuha na natin yung ating desired color para sa ating frosting. Ayan. Light blue. So, magsisimula na tayo mag-frosting ng ating 6x5. So, ayan, nakaset na ang ating cake drum na size 10. So, paalala po, ang mga cake drum o cake board na gagamitin ninyo ay depende din sa size ng inyong cake. Minsan, kahit 6x5 ang gagamitin ko ngayon, ay gumamit ako at nag-decide ako na medyo malaking cake board o cake drum para hindi masyadong masikip tignan. Simulan na natin ang paglalagay natin ng cake. So, lalagyan muna natin siya sa ilalim ng, ayan, ng icing. Parang siya yung magsisilbing pandikit ng ating cake sa cake drum o cake board. Ilalagay na natin ang ating unang layer ng cake. Ayan. Siyempre, lalagyan natin siya ng filling. So, yung whipped cream na rin ang gagawin natin filling. Spread lang natin all over. Ayan. Tapos, after nito, mga ka-baker, nilalagyan ko din siya ng chocolate chips. Minsan, yung milk chocolate chips. Para naman, mas sasarap yung ating filling. Hindi lang siya whipped cream na plain. Ayan, spread lang natin ang ating chocolate chips all over.
mamaya, mga ka-baker, ilalagyan na natin siya ng mga snowflakes sa paligid ng cake para talagang totoong-totoong frozen na siya tignan. So, ilalagay ko na yan, yung ating printed detail. Lagay natin si Elsa. Yan, make sure na pantay din ang pagkakalagay natin. Okay? Ayan, so inilagay na natin ang mga fondant details, mga snowflakes natin. Okay? Ayan. Ayan, malapit na tayo sa katotohanan. Next ay, lalagay na natin ang ating happy birthday topper. Ayan, so tutusok na natin ang ating topper. Dahan-dahan. Okay. Sige. Next. Ayan mga ka-baker, nailagay ko na ang ating mga snowflakes. Naitusok ko na din ang number 7 para sa mag-birthday. Nailagay ko na din ang happy birthday printed details na topper. Nailagay na natin ang ating pinaka-center design na si Elsa. Napalagyan ko na din ng mga ayan, snowflakes sa paligid ng cake. So, konting-konti na lang, tapos na tayo sa ating ayan, frozen pink cake. Ayan, almost done na tayo. Maglalagay lang tayo ng mga sprinkles on top ayan, para mas magmukha siyang yummy-licious. Ayan. More sprinkles. So, may mga nabibili na tayo mga sprinkles sa baking supplies. No? Depende sa tema na gusto natin. So, halimbawa, gusto niyo frozen thin cake, sasabihin niyo lang doon, looking for frozen thin cake na sprinkles. Pag Christmas, marami din. Pag Valentine's, may mga heart-heart na sprinkles tayo. And, tada! Ayan, tapos na yung ating frozen thin cake. Naglagay ako ng pangalan ng my birthday sa harapan. Naglagay ako at nagtusok ng kandila sa gilid. May mga snowflakes sa harap ni Elsa. Naglagay ako ng mga sprinkles na color blue. Naglagay din ako ng sprinkles na snowflakes. May birthday topper tayo. Ayan na ang ating frozen thin cake. Napakaganda, hindi ba? At napakadali lang gawin. At itong frozen cake natin na to ay papartner natin ng cupcakes. So mamaya papakita ko din kung paano natin ilalagay ang ating cupcakes. Ayan, so ngayon, nagpa-pipe tayo ng icing sa ating cupcake, naka-partner ng ating frozen thin cake. So ayan, hindi sa pagpa-pipe ng icing sa cupcake, kahit anong design pwede niyong gawin. So nakabuo na tayo ng 12 cupcakes, 1 dozen ng cupcake. Tutusukan na lang natin siya ng printed topper, syempre frozen din, para partner na partner talaga sa ating thin cake. Ayan, ito yung ating frozen details. So, ayan, magkakat lang din kayo ng frozen, picture ng frozen, lalagyan nyo siya ng toothpick sa likod, ididikit nyo ng double-sided tape, no? Ayan, tapos itutusok lang natin sa ating cupcake, kasi mga cupcake toppers to. Ayan, nag-blurred. Okay. So, nasa pangalawa na tayo. Pangatlo. Pang-apat. Ayan, pang-lima. Pang-anim. Pang-pito. Malapit na natin mabuo. Pang-walo. Siyam. Sampu. Labing isa. At
12. Ayan, napakaganda ng ating mga cupcakes. And ta-da! Ayan, mga ka-baker, nabuo na natin ang ating frozen cupcakes at syempre ang ating frozen cake. Oh, nasundan niyo ba kung paano ko ginawa? Napakadali lang, di ba? Naway may natutunan kayo sa aking video na ito. Muli, ito ang panaderang maestra. Hanggang sa muling pagkatuto. Paalam!